Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo. So ngayon, ituturo ko lang sa inyo kung meron kayong mga document printing business, no? Yung Xerox, photocopy, print. Ito ang gagamitin nyo na papel. Kasi itong papel na to, itong bond paper na to ay napakaganda. At saktong-sakto lang sa presyo para sa akin, ha. At malaki na rin yung tutubuin nyo dito. Basta ang print nyo pagka black, 5 piso, pagka colored, 10 or 15. Ayan, ganun yung gagawin yung singilan. Huwag kayong magpapababa sa presyo na yon dahil masisira yung presyuhan na dito sa printing business natin. No? So, eto na, simulan na natin. Mag-unbox lang tayo dito. Eto yung ginagamit ko na papel. Wala nang iba. Hard copy na kulay blue. Eto kung nakikita nyo sa isa nating camera dito sa GoPro. Eto lang yung lagi kong ginagamit. Yung presyo nito ay 200 pesos, no? Sa Lazada ko lang din siya binibili at tinatimingan ko lagi ng merong shipping fee na libre. So kung sa mga bookstore na malapit sa inyo, doon na lang kayo bumili kung mas mura. Eto, no, unbox lang natin siya. Ito lang ang ginagamit ko, kahit A4 or long, short. Ito yung ginagamit ko na bond paper, no? Hard copy na kulay blue. Ito nga pala ay parang 80 GSM ata siya kung hindi ako nagkakamali. Dahil marami na rin akong mga nagamit na bond paper, no? Meron akong nagamit yung kulay pula na ganito. Pero medyo nabibilisan ako sa kanya na tumiklop. Ang bilis niyang tumiklop masyado. Kapag lalo na medyo malamig yung panahon, tumitiklop siya agad. Kasi ginamit ko dati yung kulay pula, medyo mas mura siya, parang 170 ata or 180, pero hindi ako nagandaan sa quality niya. At meron pa akong isang nagamit, yung parang kulay pink. Ayan, oh, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Yan, yan, sobrang pangit ng papel na yan, wag na wag kayong bibili niya kasi medyo mura talaga siya, pero napaka low quality, no? Nasa sa inyo kung gusto nyo yan yung gamitin. Kaya ako nasabi na low quality, parang 3 days pa lang siya or 2 days lang na nakasalpak dun sa paper feeder ko. Tapos medyo malamig yung panahon, no? Talagang kumukuluntoy na siya, pumapangit, kumukulubot. Kapag kasi hindi straight to straight yung papel na ginagamit nyo sa inyong mga printer, may chance na kainin or magbara yung inyong mga printer. So kapag nagbara, syempre hahatakin nyo, masisira yung mga roller ng inyong mga printer. Kaya sinasuggest ko yung magandagandang klase or medyo makapal-kapal. Etong hard copy goods to, meron pa akong isang nakita na bond paper, parang mga 90 or 100 GSM siya. Yung kasi mga hanggang 100 GSM, ayun, bond paper mo pang matatawag yon. Pero medyo mahal eh. Medyo may kamahalan siya na presyo. So, ayun nga, no? Kung gusto nyo gumamit ng ganito, no, isishare ko sa inyo kung saan ako bumibili. Ilalagay ko yung link dyan sa description. So, ayun lang. Sana nakatulong ako sa konting tips na to. Like, share, and subscribe. Bye-bye.